Gugnay pa rin po sa usapin ng martial law, makakapanayam po natin si Bi-Party List Representative Tom Villarin. Sir, magandang hapon po sa inyo. Well, good afternoon din po sa inyo. Apo, dito po sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay ng martial law, ay ano po ang masasabi nyo? Well, unang-una, wala pa kaming copy ng decision, but because Supreme Court empowered the President dun sa issue na meron siyang factual basis in the declaration, gusto namin makita kung anong parameters that sufficiency sa factual basis. Kung ang standard ng Supreme Court ay binaba niya yung factual basis na ng presidente, ay medyo dangerous ito, no? Dahil ang sinasabi ho ng ating constitution, dapat may safeguard ng martial, and one of that is needed for the president to outline in very specific terms ano yung mga factual basis. Pero kung ang decision ay to point out na the president has all the leeway to declare what factual basis at hayaan na lang ng Korte Suprema, then yung judicial review power ng Supreme Court ay sa tingin ko ina-abdicate nila. Apo, sa nakita ho natin na base ho dun sa mga nangyayari sa Marawi, ano po, ilan ho sa mga nangyayari doon ay maaaring masabi ng bunga ng martial law dahil naging mabilis po ang responde ng pamahalaan gaya ng pag-aresto doon sa mag-asawang Maute, magulang na Maute brothers, at dito po sa dating alkalde na sinasabing financier at nagsusupply pa ng armas sa Maute group, na kung wala pong martial law eh hindi rin po agad-agad magagawa. At kahit nga po matindi yung bakbakan doon, eh hinihilala pa rin, nakatakas na yung leader ng Maute group, leader ng ISIS na si Isnilon Hapilon. So paano nyo ho ba nakikita, babalansehin din yung ganong mga usapin na kailangan na mabilis na responde ng pamahalaan, pero kung nakatali po ang kanilang kamay, sa inyo pong pananaw, kung wala pong martial law, ano po ang pananaw nyo po rito? Well, unang-una ho, sa tingin ko, noong September 2016, naroon ang proclamation 55 ni Pangulong Duterte, placing the Philippines in a state of alert dahil sa lawless violence, no? And kahit na wala yung martial law, yung pagkahuli ng Maute father at saka yung mother, ay magagawa pa rin yan ating kapulisan at ng ating KFP. Pangalawa, yung mismo intelligence information about the Maute and anong posisi nilang gagawin, sa sinasabi ho ng ating security sector, even before the May 23 attack, alam na ho nila na meron talaga gagawin plano ang mga Maute. So ibig sabihin, itong mga information, relevant information about these terrorist groups ay alam ho ng ating security sector yan, at kaya hindi ho sila nag-recommend na kailangan pa yung martial law. Opo. Sa pangyari ho na ito, na yun nga po, no, may desisyon ng Korte Suprema, ano po yung magiging sunod na hakbang nyo, na yung grupo po ninyo na kumukontra po dito? Well, unang-una, gusto namin tingnan yung argumento, no, ng mga Supreme Court justices, no? Kasi para sa amin, dahil yung ating Supreme Court ay last bastion, no, yung ating demokrasya in terms of balance the interest of the state and the people, ay kailangan kong tingnan kung talagang yung argument, no, na which gave the president yung broad leeway in the declaration of martial law, ay titingnan namin kung talagang it will curtail, no, certain basic rights of the people. So ang babantayan namin talaga dito, like yung General Order Number 1 ng Martial Law Operating Guidelines, nasa ngayon ay hindi pa publiko ho yan. If we get hold of a copy of that, at patingin namin ay violative pa rin yan ang ating constitution, ay pwede ho kaming mag-MR, no, mag-motion for reconsideration. Apo,
Maraming maraming salamat po sa pagkakataon si Bayan Party List Representative Tom Villarin. Maraming po salamat. Maraming salamat din po.